everyone! Kumusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman and panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. And kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat! Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So, ayun na nga, another reaction video na naman for today for SB19. And syempre, sobrang nakaka-excite na naman. Grabe. And, my God, kung hindi nyo pa nga pala napapanood yung pinaka-latest ko, no, ito yung pinaka-una-unahan nilang short film, no, ng SB19, which is yung X-Mas na grabe talaga yung naging impact talaga nito sa akin. Sobra, no, ang mature ng mga role nila. Lahat may part talaga, hindi nawalan. Sa totoo lang, and doon nakita talaga natin, no, kung ano talaga yung kaya nilang ibigay, which is talagang, binigay talaga nila yung best nila sa bawat pag-act talaga nila, especially ni Ken at ni Sergio, no, na parang, yung part na gano'n, yun yung pinakamahirap eh, as an actor, di ba? Yun yung pinakamahirap, yung kailangan galit ka, di ba? Kailangan kinokontrol mo yung sarili mo. Syempre, pag galit ka, hindi mo alam kung madideliver mo ba na maayos ang mga lines mo, di ba? Pero nakita ko talaga kung gaano kaganda yung kinalabasan nitong X-Men short film na to, which is sobrang nakaka-proud talaga itong mga boys na to. As in, and yung paglabas ni Kuya Yanni, oh my God! Sobrang gwapo talaga. Sabi ko nga, SB19 na rin ba? Di ba? No, ang gwapo talaga ng kapatid ni Justin na to na si Yanni. Sobrang gwapo. And siya talaga yung pinaka-pumukaw sa mata ko, no? Kahit huli na, yung pinaka-last part na, sobrang sulit. And sana nga, no, sobrang haba pa nung pinaka-part niya doon. At least, no, na-absorb natin ng kagwapuhan. Grabe, kung hindi nyo pa yung napapanood, nandyan yan sa may description. I-check nyo na yan, i-like and i-share. At mag-comment kayo para sa mga susunod ko pa mga reaction video. Okay, and syempre, amazing, amazing shoutout sa aking mga amazing friends. Alam nyo na kung sino-sino kayo. And I love you so much, guys. And thank you so much sa inyong never-ending support kay Amazing Janus, diba? Kahit hindi tayo masyado nakakapag-react sa SB19, maraming salamat kasi nandyan pa rin kayo to support me, okay? So, for today's reaction video, guys, since ginawa natin yung X-Ma short film, okay? So, gagawin naman natin yung pinaka-behind the scenes nito. So, dito, mas ma-absorb natin ang mga kagwapuhan talaga at mga ganap, diba? And ito yung pinaka-gusto ko. Sabi ko nga, vlogs talaga. Ito yung pinaka-gusto kong ginagawa ng reaction video for SB19. So, panoorin na natin to and let's go! Maya, safety protocols were implemented during startup. Ito yung mga outfits. Okay. Ganyan eh. So ngayong araw, kung mapapansin nyo, nakaayos po kami. Meron po kami ngayong short film shoot. And today po namin yung gagawin. Actually, matagal. Nakapagplano na kami ng matagal na and nakapag-script reading na rin kami ng mga ilang beses na and today namin gagawin yung... So matagal na pala. So sobrang prepared pala talaga sila sa short. Hoy, sayang pinakita dapat yun. Short film, kaya sobrang challenging siya kasi masusubok talaga yung acting skills namin. Langgayan eh. Grabe, sandali lang ha, dito sa part na to, nakikita nyo ba kung gwapo, oh my God, kung gaano kagwapo to si Kuya Yanni. Kuya Yanni talaga, no, hindi ko alam kung sino mas matanda sa amin, no, pero syempre, Kuya na itatawag ko para at least pwede pa kami magkatuluyan kasi mas matanda, matatuluyan! Pero tingnan nyo, no, sobrang nakikita ko kung gaano talaga ka-proud dito si Justin, di ba? Kasi kapatid ko, kasama ko doon, ay sobrang nakaka-pressure yan, no? Magkasama kayo magkapatid sa isang film, sa isang short film, no? And sobrang nakaka-pressure yan. And at least, di ba, kahit sa mga ganitong short film na nakakasama yung kapatid mo, it's an honor na makasama mo yung kapatid mo, tapos pareho pa kayong sikat, di ba? So, sobrang nakaka-proud talaga, eh. Ang gwapo! Oh my God! Ay, yan, natin. Ano, minimalistic pero pang MMF. Ang ganda ni girl, no? Pinag-agawa ng mga lala. Hi, I'm Jenio. Si Jenio. Okay. I'm the sunshine of the group. Very, very optimistic yung character ko dito. And ex-girlfriend ako ni Seji. Ha, Filipina!
half Korea ba siya si ano? It's an honor Tagalog, to SB19 kasi sobrang fun talaga ako ng SB19 and to be able to work with them is such an honor talaga. Kaya totoo yan. Thank you so much for having me. Pero kung itatry ko naman yung best ko, di ba? Baka, support, Jen, support. Baka makumakorin siya. Support. Alam mo, Justin, gets mo na, Jen. Gets ko kung saan ka nang gagaling. Pat mo siya kusko. Kasi nga maganda. Parang wala pa to dun sa ano, sa kung pinanood ko, wala akong sina to. I-push mo rin. Meron pa ba yung second part? Hi guys! I'm Sejun and I'm taking the role of Sejun. Ako yung ex-partner ni Joy. Ang ex ka lang ba talaga si Sejun? Unfinished business or unresolved feelings para sa kanya. And go! Sa lahat ng mga part ng role, kay Sejun yung pinakamahirap. Sa totoo lang. Nagkaroon ng misunderstanding ako kay Ken na parang meron silang affair ni Joy habang kami pa. And then, parang yun, parang nagkaroon ako ng samang loob kay Ken at the same time kay Joy, kaya kami nag-break up. Tsaka alam mo kayo, yan o. Kahit hindi mo sabihin, alam namin lahat na gusto mo talaga si Joy. Oh my God. Muti mo nang matungan si Joy, oh. Oh, ano? Anong gagawin mo? Ha? Kunwari ko, good boy ko. Grabe, nakakakilabot pa rin tong part. Pero hindi ka talaga magkakatuwalaan! Sobrang excited kami kasi. Sandali lang ah. Itong part na to, ito yung pinaka-best part dyan eh. And ito yung pinaka-mahirap na role talaga for Sejun sa totoo lang. Sa kanilang dalawa ni Ken, ayun yung pinaka-mahirap and pinaka-talagang yung pinaka-aabangan na scene. Kasi, eksena talaga siya kung sa eksena talaga eh. And, hindi ko alam kung bakit kay Sejun yung naging part na to. Siguro as a leader, no? Parang feeling ko siya lang talaga yung makakagawa ng ganitong eksena talaga. Kasi, siya yung pinaka-matured mo kung titignan eh, si Sejun. And yung aura ng mukha, yung papalit-palit ng face expression, sabi ko nga, sobrang galing din ni Sejun, sa totoo lang. And yung pakalmahin mo yung sarili mo and then magalit ka, eh, sabi ko, yun yung pinakamahirap na gawin talaga as an actor talaga, sa totoo lang. And sobrang, ang ganda ng kinalabasan doon, sobrang nakakabilib to si Sejun, sa totoo lang. Tuloy natin. Honestly ako, parang I haven't been acting for a very long time, so parang, bago ulit sa akin to yung pakiramdam. Bago, pero ang galing. Ano nangyari ko ba doon? At saka... Wala na yun sa Jun. Okay. Uy! Wala na yun sa Jun! Ikaw lang pala yung niya. Ikaw lang pala yung niya. Tara, tara! Tsaka excited ako kasi ang galing ni Jenny, ang galing ni Marte. Kumbaga nung nagsiscript reading pa lang kami, tapos nung nagkaroon kami ng parang session may potential talaga namin, si Sejun kung makikita talaga, si meron sa, talaga. Ang galing ni Jenny, so parang gusto ko na mag-step up yung acting game ko na gusto ko siyang sabayan para ay, naman na, yung poking maganda yung pagkita namin sa inyo. No? Sejun, saka na. Hindi! Pinapamukha nito lang sa akin na. Yan eh. Oh! So, yung role ko dito, may gusto ako sa role mo maging jowa. Nireject na. So, medyo awkward yung ano namin ni Sejun dito, yung friendship na kasi nga, siyempre, girlfriend yung babae, tapos ako, may crush lang ako, pero hindi ko sinasabi. Yun naman pala! May crush pero hindi sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, sabihin nyo kagad kung crush nyo. Bulaga. Tama. Ako yung ano, mood setter, which is ganun lang din naman ako sa normal. I mean, normal na Josh. So ako yung palabiro, nagagatong, ganyan. Magkaibigan kami ni Jenny para super friends din daw. Feeling ko awkward pa ako for myself. Pero magandang opportunity to para ma, yun nga, ma-hone yung skills totoo na. Totoo yun! Yes! Sa solid sinasabi ni Josh. Ayun, matry ko yung mga ganitong path. And siguro, kailangan talaga natin mag-take the risk paminsan-minsan, no? Pag ako tayong gawin, kailangan natin gawin para mawala yung takot natin and then masanay tayo sa mga susunod pa natin mga gagawin, di ba? Ayun naman yun yung poke na yan. Magkano yan? Makabili nga. Dito po sa aming short film, ako po pala si Stern. Yung personality lang po, baka kuya. Parang ako lang rin po, like, super friendly. And ako yung mediator po sa barkada, parang gano'n. Nag-aaway-away sila, pero ako yung parang sinusubukan na buuhin ulit yung samahan namin. Like, parang brother part niya. Tama na nga! Para kayong mga bata! Si Joy! Umalis na si Joy! Tama na! Dito, Lee!
before pa magkaroon ng Ken and Sejun si Joy, meron ng Stel. Pero nung nandigaw ako, pero mas pinili ko yung friendship namin. Friendship over relationship or yung nararamdaman ko. Ang kaya mas in-accept ko kami ni Joy as friend. Ano rin ako dito, nagluluto ako ng yukongi. Super ano, super nakakatuwa yung set kasi parang hindi ka makakaramdam ng kaba and sobrang gaan lang nila lahat katrabaho. I-look forward niyo po itong short film namin and alam ko magugustuhan niyo. Sana po ma-enjoy niyo. Maraming salamat. Sandali lang ha, meron pa bang mga ganyang tao na napipiliin yung friendship over relationship? Meron pa bang mga ganyan? O si Stel lang yun, di ba? Parang alam niyo yun, no? Parang isa-sacrifice yung feelings niyo. Parang, gustong, syempre, pag mahal mo yung isang tao, gusto ko maging karelasyon to eh, di ba? But, since parang, mas gusto kong piliin yung friendship namin, parang, mas feeling ko, mas magiging okay kami doon, di ba? May mga ganyan ba talagang tao pa ngayon? Like, kayang-kayang isakripisyo, di ba? Yung pakiramdam mo, yung feelings mo, no? Na kahit parang masasaktan ka na parang friends lang kayo, di ba? Okay lang, di ba? Siguro kasi may mga nagiging masaya lang din talaga as friends eh. Pero meron naman na parang hindi ko kontento na magkaibigan kami. Gusto maging karelasyon kami. Kasi sobrang malaki yung pinagkaiba nung dalawa na yun, di ba? So pag friends kayo, may mga bagay kayo na nagagawa na hindi nagagawa ng isang magkarelasyon. Same, sa isang relasyon may nagagawa kayo na hindi nagagawa as friends lang, di ba? So sobrang laki ng difference and hindi ko alam kung may mga tao pa talagang ganyan sa ngayon. And kung si Stel yun, Feeling ko kaya niya. Feeling ko siya yun. Game. Yung kanta dito, oh my God! Guwapo ni baby boy! Siyempre, ano, excited kasi... Actually, marami sa akin ang dream din na mag-act. Masaya kasi may mga kanya-kanya kaming roles. Yes, totoo yun. Training ground pa lang to. Ako nga pala si Justin dun sa script. Tapos, ako yung may-ari ng Yupoki at Montfest. So, wow! Kailangan yung magpakabait sa akin para bilhan ko kayo. Hindi, joke lang. Isa ako sa mga tropa nila. Yun pala, may liligawan ako. So, makikita nyo kung paano ako manligaw. Is it so? Sample line? Anong nangyayari? Diba? Diba? Friendship over relationship. Diba? Hirap amili, no? Isa rin sa wishlist namin na magkaroon kami ng ganitong content, yung totoong acting bukod sa sinong bida. Yun, kaya excited kami kasi ako, si Justin, si Seju, alam nyo na mahilig kami umarte. Kaya super excited kami gawin itong project na to. Kaya abangan nyo yung kakalabasan na itong project na to kasi I'm sure na magugustuhan nyo kasi sakto sa akin ito. Yes, thank you so much. Itong movie na to, itong short film na to, hindi pala siya movie, itong short film na to, sobrang sabi ko nga, nandun na lahat, kompleto. Kumbaga, andun yung friendship, andun yung relationship, andun yung nag-away-away kayo, diba hanggang sa nandun na yung forgiveness, nagkabati-bati na kayo. And sabi ko nga, ang hirap talagang pumasok sa isang relasyon kung yung kaibigan mo is ex noon, diba? Parang ang hirap eh, diba? Parang, ang hirap pasukin, parang ex na yan ng ano ko eh, ng kaibigan ko eh, diba? So, ang hirap niyang i-handle, diba? But sabi ko nga, diba, nandun yung forgiveness, hindi talaga yun mawawala. Mapapatawad talaga natin yung mga tao na naging part ng buhay natin or yung parang nakasakit sa atin. And yun yung pinaka-importante para at least maging masaya talaga tayo. And itong short film na to, for sure, lahat ng mga manonood na to, makaka-relate talaga kasi... In present, ito talaga yung nangyayari. Ngayon, di ba, yung iba nga nag-aagawan pa eh, di ba? So, sobrang maganda yung nakaisip ng concept na to sa totoo lang. And since Christmas nga siya, sobrang makaka-relate talaga yung lahat, di ba? Kapag Christmas, kailangan okay tayong lahat, masaya tayong lahat, di ba? Kasi nga, ang Christmas is about forgiveness talaga. Pagbibigayan, di ba? Alam nyo yon. And dapat talaga maramdaman talaga natin yung Christmas. And dito sa short film na to, yun talaga yung mararamdaman mo. And sobrang sumasaludo talaga ako sa mga boys na to. Sa lahat ng mga nangyari, sa lahat ng mga parts na ginawa nila, sa mga role nila, nagampanan nila ng maayos, which is
sobrang nakaka-pressure kung first time mo lang tong ginawa, di ba? So sobrang mahirap yon and sobrang nakaka-pressure talaga. But as a result talaga, yung naging resulta talaga, yung sobrang maganda yung kinalabasan. And alam ko, nagiging proud talaga sila sa bawat isa. Magiging proud sila sa bawat isa. And yun yung pinaka-importante talaga. And more short film sa inyong mga boys to. Sana, no, mas mahaba pa para at least masulit. Though sulit na to, alam ko, pag mas mahaba, mas sobrang sulit na sulit talaga, diba? So, ayun na nga! Maraming salamat for today. And if you like this video, guys, please give me a thumbs up. And don't forget to like and share. And drop a comment after watching this video. And again, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!